na nakakatulong sa pagkabas. Eh, na may nakasama ako na aksidente. Na-aksidente dyan sa tabas eh. Kasi puro madalian dyan. Kinakalang pag nilabas mo ang tela. At saka dyan, pag sinabi mo, dalawang buwan, pag sinabi ko, o yung tatlong container van na yan, kaya kong tabasin ng dalawang buwan. Kung kata yun, papiper, pagdating ng dalawang buwan, kinabukasan, hindi na sa'yo yung pwesto na yun. Kaya kung may nakalatag ka ron, tatanggalin yun, wala na, tapos ka. Kaya dapat nabilisan, may tataan ng pwesto. May kasama ako eh. Yung malaki, di-juice ang cutting machine eh. Mabigat yun eh. Ang talim nun, yung labaha, yung parang labaha, gumagano'n, itutulak mo yun. Eh parang nakaipit yun sa ano, parang naipit yung ano ng cutting machine. Binigla niya ng tulak. O inabot ito. Eh matalim yun eh. Oo, putol o. O putol. Eh malakas yun doon. Pinulot niya, tapos ginugtong. Sabi ko, pare, putol. Hindi, okay lang ito. Eh magiging okay, daming dugo. Tinalian ng retaser, ng tela. Tapos punta rin sa may CR, huhugasan siguro. Eh sinundang ko. Ano, namumutla eh. Sinundang ko. Okay, pagdating siya rin, nagmumura. Tangaling ko. Teka ko, pare, bakit? Pare, baliktad. Puta, yung puko nasa loob, nainag ko. Dahil ito, nasak na. Bakit na yung puko? Teka, tagamadala. Tagamadala. Pare, eka, wala ito. Okay lang ito. Kasi nila, umpisa rin sa mga tiyuhin, pati sa mga pininsan niya, puro ang sakit, yung maagang, yung agad na yung sumataas sa mga presyo ng dito. High blood ba? Puro high blood ang buwan. Oo. Eh kaya na minsan nagpa, kasi pareho nararamdaman niya, low blood at saka high blood, nagpa-check up siya. Eh, binigyan ng maintenance para eh, para huwag kang ma yung ma-stroke. Oo, lalo na pagka ganito, init, di ba? Oo, pagka, para eh, ka maiwasan yung ma-stroke ka, uminom ka ng gamot, araw-araw isa. Oo. Eh, ang gamot naman ay para 250 isa. Pero sigurado naman, hindi ka ma- hindi ka makukuha, hindi ka ma-stroke. Oo. Eh, kung mo makukuha, napakamahal. Hinahati niya, di ba yung tableta may... May guhit. Oo, may guhit na ganyan. Hating-hati yun. Iinumin niya. Ang katwiran, basta nakainom siya. Eh, nakukuha, malaking menos. Abay, makaranang ilang buwan na na-stroke. Alam, kalahati ilan ang katawan ng maestro. Yung kalahati. Pero ang buho. Pero ang buho. Yung maestro. Buho niya rin. Buong katawan. Buong katawan, hindi ma... Maestro. Dahil kamahalan niya ng gamot. Kaya pinainom ng buho. Buho ba? Eh, kung inanom niya ng buho, wala. Hindi siya maestro. Eh, kalahati lang eh, na-stroke. Palibang sa lahi nila. Kaya lang, yung paliwalang. Kaya lay-lay na yun siya kung lumakad na kagad. Kaya ang doktor kasi, kuha niya ang matatalino yan. May mga tinikiralan yan. Kaibigan ko na rin yung magsabi. Eh, ano ba ang kaso ng kuha niya? Eh, yun daw eh, kami, yung tumatay siya may dugo. Oo. Nagkakaroon ba ng gano'n? Oo, yung... Sobrang... Oo, yung tayo po ay kanang kaibigan ko. May kasamang dulo. Eh, chineka. Doctor, ikaw, walang problema yan. Normal lang yun, gano'n. Nihagtaka, kasi may dulo na tayo. Normal pa. O iba, normal ba, doctor? Oo. Ang kabahan kayo, kung ang dulo niyo may tae. Oh. Yun na nakakatakot. Yung dumi tayo. Oo. Oh. Oh.
kasi nung araw daw, hindi pa uso yung mga bus, hindi pa uso taxi, hindi wala pang tricycle. Kalesa yata ang ano. Kalesa raw ang namamasada noon. Hila-hila ng kabayo. E meron niya itong babae, uwin-uwin, e binabi. Iisang kalesa na lang ang inabutan doon, nakampo. Papaalis na, pauwi na yung kalesa, yung gutom na yung kabayo. Nakiusap sa kanya, mamaya ka, isa kayo ako. Ilan mo ba ang kuha niya? Yung, hindi sabihin ko kuha niya yung alkilado. Alkilado. Kasi alam na, laman ng kalesa, apat o lima. Babayaran niya kung magkano papunta rin. Hindi na ikaw umbrain yun dahil sa ako'y papauwi na, gutom na yung kabayo ko. Sige na po, hindi niya na po ako. Kasi hindi ko naman pwede lakarin dito, gabi na mo eh. Sa awa ng kutsero, sige na eka, pero gusto kong kondisyon tayo para masulit-sulit naman ang biyahe ko. Ano ba eka kondisyon natin na tatang? Basta ka ito rin yan. Pag umutot yung kabayo, magsiseks tayo. Ang bawal na sige yun. Tumaling na, makauwi na. Abay, wala pang kalahating kilometer, umutot na yung kabayo. Paano kaya tayo nila, umutot na. Hindi, pinagbigyan, usapan na. Okay, pagkaraan ng mga kalahating kuhan ulit, kalahating kilometro, pumutot niya lang. Habi, pinakabagin yung kabayo. Paano ay kainin na umutot na naman? Hanggang doon sa isang kilometro, umutot na naman ulit. Ay, palid naman yung babae, wala nang problema. Kasi usapan yun. Nakatatlong naman, siguro mula rito hanggang crossing na lang, umutot na naman yung kabayo. Wala nang sibu yung kutsero. Sabi ng babae, mama, yung kabayo po umutot na. Nagustuhan po tayo naman. Kaya ka magkanda tayo ngayon. Sumusurrender din pala yung ganun. Ang napano doon yung tinaka. Nag-cross exam siya. Kasi yung palang mga abogado, di tatanungin ng abogado mo, alam mo, may kliyente ko, itatanong. Nag-cross exam siya. Anong pangalan mo? Pangalan mo na, pangalan. O diba, Ricardo Balonso po. Ilang taon? 33 anos. Tapos, umano yung judge. Ititigil muna natin ang paglilitis. Kasi may motion for dismiss ang kaso. Okay, natigil eh. Na-ano lang po sa pagtatanong. Anong pangalan? Ricardo. Tapos, ilang taong gulang ka na? 33. Okay na, tapos na. Hindi na-dismiss yung kaso, tatlong taong pinag-aaralan ng judge. Wala, hindi pwede i-dismiss. Tuloy ang hearing. Tatlong taon lang nakataraan. Ganun ulit, siya ulit ang mag-cross exam. Kasi, siyempre, may abogado rin yung tinatanong niya, mag-cross lang siya. Tinanong niya, ano ang pangalan mo? Ricardo Balonso. Ilang taong gulang? 33 po. Ha? 33? Di ba nung nakaraan 3 taon? Iyan din ang sagot mo sa akin. 33 anos ka. Ngayon, iyon uli ang sagot mo. 3 taon na nakakaraan. Kasi po, attorney, bili ng abogado ko. Huwag daw pabago-bago ng deklaras. Ganun ka, oh. Ganun pa rin. Matatalo po eka kami pag pabago-bago ako ng deklarasyon. Oh.
Umiinom kami, dumayo ako ng inom eh. Mahal na araw. Tiyan po, gapasan niya. Abril yata ang ano, may ang natapat ang Lebisan sa Genocide. Kaya natanaw ko, may nagsipinitensya at pasan-pasan yung preso. Yung kasama naman, nakambalo sa likod yung buwan. Yung may pasan ang preso. Pinatalo. Tapos may kasunod na ilang grupo po, or sila nakamaroon. Pinitensya, tawagin mo. Galing Pampanga, galing Tandaba, dito nagdaan, lulusot ng Baliwag, di diretso ng grotto. Kayang lakarin niya. Tapos pagdating doon, magpapatako. Ganun eh. Para sabi ko, tingnan mo hinahambalos yung Kristo. Hinahambalos eh. Oo nga, ano. Kay pasan-pasan na ang krus sa halip ng tulungan eh. Hinahambalos. Pare ka ako, paano nga rin ang Diyos? Kaya ka, pagdaan dito, ako bahala, pinuha yung basing bote. Pagtapat sa amon, anong hinaram ng kumpare ko? Ikaw ay karantan, sabi ko sa pumapalo. Pasampasan yung Diyos, kabigat niya. Sa halip na tulungan mo, hinahambalos mo ka. Hambalusin mo ngayon sa Diyos. Makita mo hinahanap. O sige, paluhin mo. Oo, diba? Magalit yung kumpare mo. Ay, namutla lahat yung mga kasamahan. Hindi makapalo. Inatrasan yung Kristo. Yung may pasanang Kristo. Ikaw naman ay kagalo ka. Alam mo naman, yung Webe Santo inunguli ka. Ba't hindi ka magtago? Ayan na yung kaaranya to. Mamundo ka, gago. Ayan na ang buwan. Nung ipako sa krus si Kristo, wala naman nakakaalam kung taga saan si Kristo. Kahit sa, well, maaaring pinanganak siya sa, gano'n. Doon siya lumaki sa gano'n. Pero nung tinatanong siya ni Pilato kung taga saan, hindi siya sumasagot. Ikaw ba si Jesus ng Nazaret? Hindi siya sumasagot. Ikaw ba si hari ng mga Hudyo? Basta walang tibo si Kristo. Eh nung kuhan, pati ako nagulungan dun eh. Hindi ko alam. Kaya ko lang nalaman kung taga saan si Kristo nung itapo sa krus. Di ba? Pati pa siya. Ito na ako. Pati pa. Ay doon sa itaas may nilagay na placard. May ginawang kuhan. Sinulatan. INRI. INRI. Yung pala lugar ni Kristo. Yung INRI. Ilocos Norte, Region 1. Kagano'n pala. Ilocano pala siya. INRI. Yung pala yung address ni Kristo. Ilocos Norte, Region 1. Kaya pala na, pakilakas ni Marcos nung araw. Eh, na? 20 years na... Dahil natin si Kristo. 20 years na pangulo. Kababayan niya pala siya, no? Region 1. Major people execute. Major. Hindi tatanggapin ang ano ito ng YouTube. Pero mabatiin ko na rin. Kala ko si Mark Ramos. James Mark Reyes. Hi, James Mark. Nung araw sumasali ako sa mga palitsahan sa pagtatay. Minsan sumali ako dyan sa Baliwan. Pag ako ay na third prize kasi siyempre yung sa likod ng entablado yung nagpa-practice eh. Practice din ako. Kaya sabi ko ito sigurado. Third prize ako rito. Second prize ako rito. Hindi ako papayag na ma-third ako kasi lukuhan na. Ba't may ka nasabi? Basta ka ako dito sa laban na ito.
second prize ako. Hindi ako pwedeng dalayan ni Bert Marcelo at saka ni Felita Corrales. Sinigurado ko na. Fiesta ng Baligo. Sila ang host noon eh. Ay pag na-third prize ako ay away eh. Magugulo ako noon. Ay dalawa lang kami nag-iabot. Panalo yung kalaban ko. Eh second ako.